Linggo na naman po ng hapon at katulad ng dati, kami po dito sa programang Ipaglaban Mo ay nagagalak at muli na naman namin kayong makakapiling sa isa na namang pagtatanghal ng makatotohanang kasaysayang mag-iiwan ng aral sa buhay at kaalaman tungkol sa ating umiiral na batas. Ang isang akusado ay pinalalagay na inosente hanggang mapatunayang siya nga ay walang dudang nagkasala, walang alinlangan, o ang tinatawag sa wikang Ingles na guilty beyond reasonable doubt. Pero marami pong mga krimen ang nangyayari na wala man lamang kahit na sinong tuwirang nakakita o nakasaksi sa mga tunay na pangyayari. Ang katwiran pong ito ang madalas gawing depensa ng mga tagapagtanggol. Sa mga ganito po bang pagkakataon, ay maaari pa ring sabihin ang isang akusado ay walang dudang nagkasala kahit walang tuwirang nakakita kung siya nga ang may likha ng krimen? Tunghayan po ninyo ang kasagutan sa episode natin ngayong hapon na pinamagatang Tunay na Kulay. Kasama ko kayo ni Boy Boy. Tutusin niya eh. Kulang pa isang araw pagkasama ko kayo. Dahil lang, bitin na naman ako dahil hanggang dito naman ako sa labasan. Pasensya ka na. Alam mo, dito sa lugar namin, maraming pinanganak kami kasamang higa ng dila eh. Wala pang araw, limang buwan kasasaksak at kamamatay nung kinakasama ko si Fidel, nakakuha na kagad ako ng kapalit. Ano naman pakialam nila? Sakaling umibig ka muli. Sagutin mo na kasi ako para hindi na tayo machismis dito. Malinis naman ang hangarin ko sa inyo ni Boy Boy. Evelyn, huwag natin sirain yung maganda natin na simulan. Maintindihan mo sana ako, Edwin. Maaring nahihirapan ako sa sitwasyon ngayon. Malay mo, bukas makalawa, makapag-desisyon na ako. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi ko pababayaan mahadlangan ng mga chismosa kong kapitbahay ang kaligayahan ko. Tagal mo na sinasabi sa akin yan. Pero hanggang ngayon,
Hanggang dito pa rin ako sa labasan. Sige, tutuloy na kami. Magkagawa pa ba ako? Sige. Oh, bye-bye. Bye-bye. Salamat ulit. Sige. Tignan na. Pasukin mo ako, Evelyn. Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Umuwi ka na. Hanggang umaga, hindi lang sinasabi mahal mo ako. Hindi mo ako pinapasok sa bahay mo. Evelyn, sangsuwa na ako hanggang labasan na ako. Papasukin mo ako. Hindi pwede. Ano hindi pwede? Ba't ka na papasukin dito? Evelyn, mahal kita. Tigil ka na. Ano, hindi ako titigil. Dito na ako hanggang umaga, hindi mo ako pinapasok sa bahay mo. Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Mahal kita, Billy. Mahal kita! Mahal na mahal kita! Shhh! O, nandiyan ako. Tumigil ka na. Evelyn. Oh, mahal ko, Evelyn. Ay, sa wakas, nakapasok din ako. Oh, Evelyn. Una, hindi ka dapat nagpunta dito, lalo ganito't gabi na. Pangalawa, hindi ka dapat naglalasing. Bakit ka ba uminom? May problema ka ba? Problema? Wala akong problema. Masama lang loob ko dahil sinasaktan mo. Sinasaktan kita. Paano kitang sinasaktan? Ayaw mo akong papuntahin dito sa bahay mo. Tinatago mo ako. Ibig sabihin nun, wala kang damdamin para sa akin. Ba't hindi mo na ako diretsahin para hindi na ako maasa? Hindi naman sa ganun. Pwede ba? Tigilan mo na yan. Ikaw lang ang gumagawa na ikasasama ng loob mo eh. Sinabi ko naman sa'yo, maghintay ka lang. Ayoko na maghintay, Evelyn.
ko naman may pagtingin ka para sa akin. Ba't hindi mo mapanindigan yun? Eh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala. Eh, ano pa sinasama-sama ng loob mo dyan? Painom-inom ka pa. Alam mo naman palang ganun. Nako, nakikipag-usap lang yata ako sa lasing. Buti pa, dyan ka na, yung ako makapag-usap sa lasing. Hindi ako lasing. Alam ko lahat ng ginagawa ko at sinasabi ko. Katunayan na eh. Malinaw ang katotohanan mo. May pagtingin ka rin para sa akin. Niloloko mo ako, no? Eh, kung sabihin ko sa'yo, niloloko rin kita. Di ako naniniwala. Niloloko rin kita. Di ako naniniwala. Ayan, kitang-kita sa mata mo. Kitang-kita, mahal mo rin ako. Mahal kita, Evelyn. Huwag, Edwin. Ayoko. Mahal na mahal kita. Gusto kong sabihin mo, mahal mo rin ako. Mahal mo rin ako, diba? Mahal mo rin ako. Mahal din kita. Kailangan mo rin ako. Sabihin mo, kailangan mo rin ako. Kailangan din kita. Kailangan din kita. Tinatamad ako eh. Digig! Yeah! Oh! 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 Edwin! Baka mamaya sayang anak ko sa'yo, ha? Boy, halika na. Ibisa na kita. Alis na tayo. Iwan mo na si Boy sa akin. Ako na mag-aalaga sa kanya. Para makapaglako ko ng maayos. Ako, wag na. Sanay naman ako kasama sa pagtitinda ko eh. Tsaka isa pa, nakakahiya sa'yo. Namimistulang tagapag-alaga ka na ng anak. Ayan ka na naman. Hiya-hiya. Eh, paano pang pumayag magsama tayo kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon maging ama ni Boy? Boy, halika. Mula ngayon, akong tatay mo. Ha? Tatay? Panalakihin kitang parang tunay kong anak. Yay! Kumbahan mo kami, di ba? Sigurado ka bang nakita mong pumasok dyan kagabi yung lalaki ni Evelyn, ha, Enyang? Ito si Luming, kailan ba ako pumalso? Kitang-kita ng dalawang mata ko. At kahit gawin mong apat yung mata ko, siguradong kitang-kita ng apat na mata ko yun. Eh, baka naman nakaalis na. Ay, hindi ah. Narinig ko lang sila kanina nagkukwentuhan. Isa pa. Ano? Narinig ko yung ginawa nilang kahalayang kagabi. Pati ba naman yun? Believe talaga ako sa'yo, Enyang. Ang tindi ng radar mo.
Nakita mo na? Narinig mo ba? Naku! Grabe ka talaga. Kung gawin mong apat yung tenga ko, aba madidinig ng apat na tenga ko yun. Alam mo ba? Yung dingding na pagitan ng tinitira namin ni Evelyn, napakanipis. Kaya walang maitatagong lihim sa akin yung babaeng yan. Aba, amoy ko ng baho niyan, lalo na sa kahalayan. Ah, dalawa yata ilong ko. Aba, ano? Hoy! Oo nga, dalawa nga. Babaeng dalawang dila. Di mo ba ako titigilan? Pwede ba tigilan mo na ako? Dahil kapag hindi, yung dila mo, gagawin kong asado. Hoy, ikaw, gusto mo balingin ko yung leeg mo? Edwin? Edwin? Lumabas nga dito. Papakilala lang kita dito sa mga kapitbahay kung may higad ang mga dila. Yan si Lumeng tsaka si Enyang. Sila nagpasikat sa'yo dito. Salamat, ha. Hindi ko na pala kailangan magpakilala sa inyo dahil sikat na ako, no? Tandaan nyo, ha? Edwin. Edwin ang pangalan niya, ha? Hindi lalaki ko. Sige, ha? Maglalaba pa kasi ako, eh. Ito kasi sa inyang, eh. Puro wento! Wala namang wenta! Sige, ho. Magtitinda pa ako, eh. Sige po. Bilib talaga ako sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo eh, kapag nagdesisyon ako, walang kahit sino ang pwedeng humadlang sa kaligayahan. Sana lang, hindi ako nagkamali sa naging desisyon ko. Maniwala kang hindi ka nagkamali ng desisyon. Ayan. Dinala ko ng lahat ng damit ko rito. Wala lang akong babalikan dun sa dati kong tinitiran. Pasensya ka nga lang. Wala ko ibang gamit kundi puro mga damit eh. Paano kung magising ka na nagkamali ka pala sa desisyon mo? Malabong mangyari yun. Gising yata ako nang minahal kita. Gising na gising ako na magdesisyon akong makisama sa'yo. Ano kita kamahal. Ganun ko rin kamahal si Boy Boy. Oh. Alisin mo na yung pag-aalala sa dibdib mo. Pangako, hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Walang sandaling hindi ka magiging maligaya sa piling ko. Yan ang pinanindigan ni Edwin at Evelyn ang pagsasama. Palibhasa'y walang trabaho si Edwin, si Evelyn ang bumubuhay sa kanila sa pamamagitan ng patuloy na paglalako ng siopaw. Kahit na ganoon, maligaya pa rin si Evelyn dahil may pakinabang din naman si Edwin bilang tagapag-alaga ng anak niyang si Boy Boy. Bukod doon, hindi naman ito nagkukulang ng pagmamahal at pag-aasikaso sa kanilang mag-ina. Sa umpisa ay naging maayos ang pagsasama ni na Edwin at Evelyn. Pero iyon ay hanggang umpisa lang. Dahil habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unting nakikita ni Evelyn ang tunay na kulay ni Edwin. Titigil din mo. Nay! Nay! Teka muna siya.
pa. Tatahan din yan. Teka muna, Edwin. Evelyn, matutulog din yan eh. Baka kasi masakit ang tiyan niya, kawawa naman eh. Hayaan mo na kasi, no? Teka muna, sandali lang. Ang buhay to. Bakit? Ha? Ano, masakit ang tiyan mo? Ikaw naman kasi. Ano naginip ka? Tama. Kalimutan mo na yun. Edwin pala lang nag-gatas, ha? Edwin? Oo. Oh. Pwede ba pakigigawa lang ng gatas si Boy Boy? Papainumin ko lang? Ano? Sabi ko kung pwede pakigawa ng gatas si Boy Boy. Ikaw magtimpla! So, laki-laki ng anak mo eh, gatas pa. Eh, hindi ko nga pwedeng iwanan. Baka mamaya lalo pa itong umiyak eh. Sige na naman, no. Di ba sabi mo sa akin, mahal mo si Boy Boy? Pakating ko lang ng gatas, oh. Ay. 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 Saan ang tanong sapatos ko? Inamit ko doon sa layuan to. Ano? Talagang bata ka, ano? Saan mo nilagay? Inamit ko nga doon. Nasaan nga eh? Alis ako nga, nasaan? Kunin mo doon. Saan? Ikaw talagang bata ka. Uwi na lang yung tanong ng sapatos ko. Paano ako makakalis ngayon yan? O bakit may ito si Boy Boy? Bibintangan. Inalala ng anak mo yung tali ng sapatos ko. Eh bakit siya umiiyak? Ano ginawa mo? Gusto mong malaman? Ha? Gusto mong malaman? Tanungin mo siya! Hanapin yung tali ng sapatos ko, ha? Kayo! Hanapin nyo! Kayong dalawa! Paano ako makakapagtrabaho niya? Hanap ng trabaho. Sabihin na, nagising ng tatay mo. Patahan mo yan! Oo! Patahan mo yan! Patahan na to! Sandali na lang! Kung hindi mo patahan niya, ako mapapatahan yan! Huwag na! Tumahim! Tumahim ka na! Ay! Tatay, galit ng tatay mo. Tama na. Ano ko nga, Edwin? Pati bata naman, pinapatulan mo eh. Storbo sa tulog eh! Sige na, matulog. Kapit-kapit na lang, ganyan na lang. Ayaw mo tumahan! Ha? Sige na, matulog na rin ka na sumigaw. Lalo pang iiyak ito eh. Shhh! Tama na, anak ko. Tulog ko na i-istorbo. Hiram pa. Evelyn! Oo, dyan na. Thank you.
Kapatid! Dahil mo ako, gutom na ako. Kapatid? Tawa. Kaya pala tayo ng bahay. Wala yung batang iyaki. Kapatid! Silbing babae na katira rito. Oh! Ano? Wala na naman pagkain. Saan kayo galing? Wawala ka na naman. Ang hirap sa'yo, maglalasing-lasing ka. Pagkatapos, dito ka magwawala. Saan kayo galing? Sampal, directing din ang siopa para kumita. Ika, ibig sabihin, malakas ang benta. Pag malakas ang benta, malaking kita. Pag malaking kita, di siyempre, masarap ang pagkain. Akin na yan. Sige, ako na mag-ain para may pakonsuelo ka. Ano to? Siopaw na naman? Gabi-gabi pinupurga mo ako ng siopaw. Ngayon, siopaw na naman? Tignan mo mukha ko! Manas na katulad ng siopaw! Eh, ano mo gagawa ako eh? Sa wala akong kinita eh. Uy, kung kaya mong loko yung dati mong kinakasama, ako hindi. Ha? Binabig ka, ibig sabihin malakas ang benta mo. Akin na yan, huwag mo na ito. Ano ba? Akin na yan! Diyan, eh talagang wala akong kinita, Edwin! Hindi ako naniniwala! Kanya nga ako naginabi! Dahil kasi pinilit ko maubos yung tinda ko eh! Pero talagang matumal ang benta ngayon! Dahil kasi umulan kanina! Kanina? Wala kang silbi! Talagang wala kang kwenta! Eh, sa maniwala ka't hindi, talagang wala akong kinita! Maniwala! Eh kulang pa nga ingreso ko dun eh! May utang pa ako! Oh, ba't parang kang iiyak? Kaya pala, iyakin yung anak mo eh. Iyakin ka rin pala. Iyakin na nga. Believe talaga ako sa'yo. Abay, painom-inom ka na lang ah. Pa-easy-easy. Abay, kumbaga eh, meme, papa, oo. Talo pa yun si Boy Boy. Abay, kay bata-bata eh, kasama na ni Evelyn sa pagtitinda. Pare, kasalanan ba natin yan kung patay na patay sa atin si Evelyn? Yun. At saka kasama sa usapan yun. Siya magtatrabaho. Ako magbabantay sa permission niyang anak. Oo. Pero malinaw na mausapin. Pero pare, nasa na nga pala si Boy Boy? Eh, nasa bahay. Nasa bahay? Hmm. Eh, akala ko baka sa kasama ni Evelyn sa pagtinida, kaya libre ka ngayon uminom. De. Eh, sino nagbabantay doon sa bata ngayon? Wala. Pare, ingat ka lang kay Evelyn. Baka mamaya niyan eh, bugbog sarado, abot mo. Ako pa! Ako pa! Oh! Mare, hindi mo alam yung mga babae. Mamaya niyan eh. Under desire ka na yan. Under! Edwin? Ha? Si Boy Boy. Eh, nasaan pa? Di sa bahay. Oh. OA naman ito.
Pare, anong akala sa akin? Walang isip. Mas matalino pa to kaysa matsing. Tara, Scars! Tuloy natin. Oh! Babalik kami, ha? Huwag niyo umbusin! Scars! Bigyan mo ako ng isang pampagkakataon, Evelyn. Pinapangako ko sa'yo, hindi na mauulit ang lahat. Magpapakatinuna ako. Maniwala ka sa akin, Evelyn. Nagsisisi ako. Tatanggapin ko kung ano mang parusang gusto mong ibigay sa akin. Huwag lang kayong mawala sa buhay ko. Kayo ni Boy Boy. Evelyn. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ni Boy Boy. Niwala ka sa akin. Parang awa mo na, Evelyn. Huwag niyo akong iwan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sige, saktan mo ako. Sampalin mo ako. Sige, saktan mo ako. Patayin mo ako kung gusto mo. Kahit anong parusa tatanggapin ko, Evelyn, huwag nyo na akong iwan para awa mo na. Ang sisisi na ako. Tama na. Tama na. Hindi ka naman talaga namin iniiwan eh. Dahil mahal na mahal kita. Talagang mahal na mahal kita. Bakit tahimik ka dyan? Ay,
Sana ako patatanggis na tayo. Yun nga sana gusto kong sabihin sa'yo, anak eh. Sana maunawaan mo ako. Alam ko naman na hindi pa sapat ang pag-iisip mo para maunawaan ako. Dahil na rin sa kalagayan mo. Pero anak, sana maintindihan mo ako. Ayaw ko itang tratuhin ng katulad ng isang hindi normal na bata. Nag-desisyon na kasi ko na hindi na lang tayo aalis. Kasi nangako naman si Tatay Edwin mo na magbabago na siya. Di ba, nung nabubuhay ang tatay mo, marami tayong pangarap, no? Sabi ko sa'yo, pag-aaralin kita sa isang special na eskwelahan, kung saan makakasama mo yung mga special na batang katulad mo. Nabubuhay tayo ng normal noon. Magiging masaya tayo palagi. Mamamasyal tayo. Kaya lang, wala nang tatay mo eh. Ano? Hindi naman kita kayang itaguyod mag-isa. Si Tatay Edwin mo, nangako siya na magbabago. Ito na pagkakataon natin para mabuhay uli ng normal. Para matupad lahat ng pangarap natin. Makapasok na kita doon sa eskwela na sinasabi ko. Tapos mawabantayan na kita palagi. Hindi na kita iiwanan. Dahil siyempre magtatrabaho na siya. Bubuhayin niya tayo. Lahat ng gusto natin susunod na magiging masaya na tayo uli. Tapos tuwing linggo mamamasyal tayo. Ayaw mo ba ng ganun? Ano? Sana maintindihan mo ko. Lahat ito ginagawa ko, hindi lang para sa akin. Hindi para sa'yo din. Mahal na mahal kita. Naintindihan mo ako, di ba? Nandun ako mismo nung ginugulpi ni Edwin si Evelyn. Mm. Aba, kung hindi ko kamo na awat, e baka kapit tinapay na yan ngayon. Yan ang nagpapatunay na mga immoral na babaeng katulad niya ay walang mabuting napapala sa mga immoral na relasyon. Sinabi mo. Naku, naalala mo yung panahong ipinahiya niya tayo? Aba, akala mo kung sino? Yung pala, yung pinagmamalaki niyang lalaki niya, yun ang maglulubog sa kanya sa kahihiyan. Oo nga. Mabuti nga. Subukan niyang banggain tayo ngayon pag hindi ko ipinakain sa kanya ang mga yabang niya. Alam mo kung sinong matapang? Tiklop din pala. Sandakot na tanga pa ka mo. Hindi na tanga, napakatanga pa. Ay naku, kung ako sa kanya, hihiwalayan ko na lang yung lalaking yon para matigil na ang ka-immoral nila dito sa lugar natin. Pati tayo na dadamay sa mga pesting sumusumpa dito sa lugar natin. Teka muna, hindi ba't hindi rin kayo kasal sa mga asawa nyo? Hoy, bakit ikaw kasal? Maghiwa-hiwalay na nga muna tayo. Abay, pare-pareho lang pala tayo mga immoral eh. Baka tamaan pa tayo ng kidlat. Kalam ko sino to? Hoy, bastos!
Winalang bahala ni Evelyn ang lahat ng mga negatibong naririnig niya dahil tunay siyang nagmamahal. Ilang araw pang lumipas at nanatiling maayos ang pagsasama nina Edwin at Evelyn. Pero ang lahat ay pansamantala lamang dahil muling lumitaw ang tunay na kulay ni Edwin. Bumalik ito sa dating masamang ugali at huli na para malaman ni Evelyn na nalinlang lang pala siya ni Edwin at nagkamali siya ng pagbibigay ng isa pang pagkakataon dito. Buhay ang naging kapalit ng pangibabawi niya ang kanyang puso sa kanyang isip. Boy-boy eh. Kaya hindi ako nakapagtinda. Sakit kasi si Boy-boy. Boy-boy. Puro ka na ng Boy-boy. Papala naman ako. Ha? Maghapon ako naglakad. Naghanap ng trabaho. Gutom ako. Tapos, wala akong pagkain. Ano yan? Ha? Akin na yan. Akin na yan. May pagkain ka pa pinalalabot sa anak mo eh. Akin na to. Kasi may sakit yung anak ko. Ayun pala ako na magkain niya ngayong araw na to. Bas. Mamamatay ba yung pag hindi nakakain ng isang gabi? Oy. Kailangan ko to, kailangan ko palakas para makahanap ko ng trabaho bukas. Trabaho? Manluloko ka talaga. Ano kala mo, hindi ko alam? Hindi ka naman naghahanap ng trabaho ah. Maghapon, nandun ka lang kala Oscar, nakikipag-inuman. Ubod ka ng sama talaga. Sabi mo sa akin, magbabago ka na, eh pala nagsisinungaling ka lang. Manluloko ka talaga. Manluloko? Anong manluloko? Paano kung luloko ay ng isang loko-loko? Kumilala! Miss na ba ito? Kain! Sige, babae! Sige nga kayo!
Edwin. Ba't nang istorbo ka na naman? Huwag ka sana magagalit. Bakit? Siguro magagalit talaga ako sa sasabihin mo, ano? Kaya inuunahan mo na ako? Hindi, yung... Kasi... Yung pinag-usapan, yung nangyari sa ating kagabi. Kakalimutan ko na yon. Hindi ako magtatanim ng galit sa'yo. Tigit sa lahat, papalampas ako ng lahat ng ginawa mo. Hindi ko naman hinihiling na palagpasin mo yun, ha? At lalong hindi ko hiniling, nakalimutan mo yun. Wala akong pakialam kung hindi ka magtatanim ng galit. Mas maganda nga kung gaganti ka, eh. Para makilala mo talaga kung sino ako. Hindi, wala naman sa isip ko yun, eh. Wala pala, eh. Nag-drama ka dyan. Eh, magpapaalam sana ako sa'yo. Ano? Bakit? Saan ka pupunta? Doon na lang muna sana kami ni Boyboy sa nanay ko sa Mindanao. Talagang laki mong tanga, no? Ano sa palagay mo? Papayag ako? Edwin, buo na ang desisyon ko, eh. Ayoko nang umiyak, kaya lalayasan na lang kita. Lalayasan mo ako? Sige, lumayas ka! Lumayas ka! Sabi mo, ako nang umiyak. Sige, lumayas ka na! Lumayas ka na, sabi! Bakit ba? Dapat ikaw lumayas dito! Lumayas ka! Lumayas ka na! Bakit gusto ko kaya? Dapat ikaw lumayas! Lumayas ka! Baka magot ka naman kita dyan, eh! Ayas! Mabit na ka na lang! Para may buwan sa buhay mo! Ayas! Luming, ganyan. Oh. Eh, nagkabugbugan na naman pala kagabi. Tanga talaga yan si Evelyn. Ah, sinabi mo. Hihintayin pa yata niya muna may masamang mangyari sa kanya bago matauhan. Hindi, narinig ko kagabi sa dingding. Oh. Oh, gusto na naman daw umuwi ngayon ni Evelyn sa nanay niya sa Mindanao. Pumayag naman ba si Edwin? Tao to, papayag ba yon? Eh, para siyang tumanggi sa pagkain kung papayag siya. Mabuti na lang ka mo, hindi nabugbog. Buti nga, nakatakbo eh. Eh, nasaan si Boyboy? Kasama ba ni Evelyn? Eh baka hindi na bumalik yung dalawang yun, ah. Anong kasama? Naiwan ka mo sa bahay. Oo nga. Nadaan ako kayo na sa may labasan, eh. Nagtitinda. Oh. Oh. Pero hindi kasama si Boyboy. Edwin! Tulungan mo ako! Ano? Dali natin si Boyboy sa ospital! Para! Pag namatay ito, sigurado akong masisisitili! Para! Ano ginawa ako? Mabuti pa. Punta mo si Evelyn. Sundan ko si ano? Si Oscar tsaka si Evelyn. Sige na. Naku, Evelyn! Oh. Isinugo si Boyboy nina Edwin at Oscar sa ospital! Boyboy? Oo! Saan? Sa ospital! Boyboy, nasa na anak ko. Ano ibig sabihin? Sabihin mo sa akin, ano nangyari sa anak ko? Asan ang anak ko? Gusto ko siya makita na lang si Boyboy. Wala na si Boyboy, Abigay. Sa morgue na siya.
anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo? Tawarin mo ako. Anong ginawa mo kay Boy Boy ko? Anong ginawa mo kay Boy Boy ko? Inakusahan si Edwin ng murder dahil sa pagkamatay ni Boy Boy. Bilang depensa, sinabi niyang dapat pawalang sala siya dahil walang direktang ebidensya o direktang nakasaksi na pinatay nga niya si Boy Boy. Pero ayon sa Korte Suprema, kahit na walang direktang ebidensya na pinatay nga ni Edwin si Boy Boy, ang kombinasyon naman ng mga pangyayari ay nagbunga ng kasiguruhang walang alinlangang si Edwin nga ang pumatay kay Boy Boy. Sabi ng kataas-taasang hukuman na ang pangyayari ay marami at ang kombinasyon nito, lalo na ang mga sumusunod, ay sapat na upang mabuo ang isang reasonableng paniniwala na walang kaduda-duda na si Edwin ay nagkasala ng murder. Una, hindi niya tunay na anak si Boy Boy. Pangalawa, marami ng beses na minaltrato ni Edwin, hindi lang si Evelyn, kundi si Boy Boy din. Pangatlo, noong araw na mamatay si Boy Boy, nag-away muna sina Edwin at Evelyn. Pang-apat, sina Edwin lang at Boy Boy ang nasa bahay at wala ng iba nang mangyari ang insidente. At panglima, humingi pa ng tawad si Edwin kay Evelyn na magkita sila. Isang patunay na nagsisisi si Edwin sa kanyang nagawa. Ang mga nabanggit pong pinaglahok na mga totoong pangyayari ang siyang naging dahilan para marating ng Korte Suprema ang hindi matatakasang konklusyon na napatay nga ni Edwin si Boy Boy. Diyan po nagtatapos ang kaso natin ngayong hapon na inaasahan naming muling nakapag-iwan ng aral at mahalagang mensahe na makapagpapalawig ng inyong kaalaman, hindi lamang tungkol sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, kundi tungkol din sa ating mga umiiral na batas pangtao. Atin pong tandaan na ang pader, kulapulan mo man daw ng katakot-takot na pintura, sa katagalan ay lilitaw at lilitaw pa rin ang tunay na kulay. Kaya't sa susunod na gagawa tayo ng desisyon, suriin muna natin ng ilang ulit ang sitwasyon bago natin pakawalan ang mahalaga nating desisyon na maaaring mga hulugan ng buhay at kamatayan natin o ng ating mga mahal sa buhay. Muli, ito po ang inyong lingkod, Attorney Jose Sison, na nag-iiwan po sa inyo ng mensaheng, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Pag-asa, na sa'yo ang ligaya, sa piling mo, sinta, lahat ang pagdurusa. Madilim na kahapon,
di ko na alintanan. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano ba nang mangyari? Di kita iniwan. Ikaw lalaban mo ang pag-ibig mo. Ikaw lalaban ko hanggang sa thank you.